Good day, everyone. I'm Archeline S. Manero, one of the board member of Philippine Organization of TLE and TVL Educators from Schools Division of Pampanga. Okay, let's start with the Google Classroom for teachers and students. So, we have here the icon of the Google Classroom. So, some of us are asking, ano po yung Google Classroom? So, the Google Classroom is a free web service developed by Google for schools that aims to simplify creating, distributing, and grading assignments. The primary purpose of the Google Classroom is to streamline the process of sharing files between teachers and students. So, meron po mga ways para magkaroon po tayo ng Google Classroom. We can install Google Classroom in our mobile application. So, pwede po natin siyang i-install via Play Store for Android phones and sa App Store for the iPhone users. So, pwede rin naman po tayong mag-direct na po ng pag-o-open ng Google Classroom using our laptops, desktop, or computer. So, let's start with our tutorial. Google Classroom. So, in Google Classroom, all we have to do is to open first our browser. So, sa browser po natin, i-click lang po natin ito and then type nyo po yung classroom.google.com. One way po yan para po makadirect po tayo sa ating Google Classroom. Now, kung meron naman po kayong naka-open po na account, example po your Google account, just click din po natin ito, itong ating 9 dots, and then, click Classroom. So, ito po yung ating Google Classroom. I hope naman po that all of our teacher, mayroon po tayong DepEd email or our personal email. So, pwede po natin siyang gamitin. No? So, in our Google Classroom, dito po tayo makakita ng main menu. Nandito po yung ating classes, the calendar if we want to set some reminders, the things to do, okay, the classes and the archive class. Now, ito po ay napakasimpleng gamitin. In order to join and to add class, we may click this plus sign. Pwede i-click ang join class or create class. So, create class po, may pop-up po dito. So, i-verify lang po if we are using the classroom at a school with students. So, just click check and continue. Napakadali pong gamitin. So, in a class name, pwede naman po natin ilagay kung ano yung gusto nating ilagay. So, the section, of course, kailangan po naka-indicate. Pero in TLE naman po, hindi naman po isang section lang per subject, no? Meron pong cases na isang subject, pero apat na section po yung hawak natin. So, subject, ICT,
animation. Room is optional. If you want to put example number 1, okay, o kaya ano naman kung ano lang, pwede pong ilagay. Pero if you don't like, okay lang naman po, walang problema. Then click create. Okay. So, it's creating. Okay, now, nandito na po tayo sa ating stream. So, ito po yung ating class name, the section, and the class code. Click po natin ito. Class code is very important. Ito po kasi yung gagamitin ng ating students to join the class. So, kung meron po tayong Facebook Messenger, usually po group chat ano, ng mga estudyante, pwede po natin itong isend sa kanila para makapag-join sila ng class. Okay. Now, dito po, we have here our team. We may change this by clicking select team. In Google Classroom naman po, meron na po mga existing team template dito po sa kanya. So, pwede po kayo mamili kung anong gusto nyo. But, if you want to use your own photo, you may upload a photo coming from your computer. Okay. Example, I want this one. Okay, mag-upload naman po siya. Okay, now, pwede po natin i-adjust. Okay, and select class team. Automatic po, nagbabago na siya. Ayan. In streaming, para po siyang Facebook post wherein you can post something. Okay? Anong gusto niyo? Example, welcome to our class. Okay? Then, you may add links or file coming from your Google Drive or link file from computer and then YouTube video. Now, pwede niyo i-post, pero meron din pong option. You may post it now if you want. Pwede niyo i-schedule yung posting kung kailan mo siya gusto ma-post. And pwede rin po ma-save as drop. Yung sabihin, hindi na po siya mako-continue. So, select po natin all student para lahat po sila makakakita. And the animation ang makakakita ng ating post. So, just post this one. So, automatic meron na po tayong post. Nandyan po yung time kung kailan natin siya pinost. Now, another part of the Google Classroom is the classwork. It is very fundamental kasi nandito po lahat ng mga kailangan natin. It assign work to your class here. So, in a plus sign, you will see we have here the assignment, the quiz assignment, questions, materials, and we may also reuse our post from coming from our previous classes. In a people naman, okay, tayo lang po ang teacher na nandito and we also have here the students. But, if we want to add, example, dalawa kayong teacher of this particular subject, you may add a teacher. You may invite by typing the email of that teacher. Example po natin. Okay lang po. Example lang po ito. So, invite ko lang po yung isang teacher. Example, magkaibang tao po yan. Okay, so invited. So, naisend na po sa email na ito yung invitation. Now, the same process, ang pag-i-invite kay students doon po sa ginawa natin kay teacher. Just put the email. Or hindi na po natin gagawin. Another method po ang gagawin natin to invite the student. Yun po yung pagka-copy and paste ng ating class code. Ito po. Okay? And the fourth feature of this is the grade. Dahil wala pa po tayong classwork, wala pa po tayong grade. Now, gusto po natin makita, example po, ang magiging feature po sa estudyante. Okay? So, ngayon po, meron po tayong another created Gmail account. So, ito po yung naka-login. Hanapin lang po yung icon ng classroom. Okay. Ayan. So, you will see, wala pa po siyang class here. So, anong gagawin niya? Just click this instead of clicking create class. Kailangan po ang i-click ay join class. Pag kinilig ang join class, automatic po ay hihingin ang code ng class na gusto mong pasukan. So,
sabi ko nga kanina, kung meron kayong Facebook Messenger, just copy the class code and send it to your students. Para si student, nagka-copy-paste na lang din po to join the class. So, ito na po, no? Na-direct na po siya ngayon sa class na ginawa ninyo. Okay. Now, since directed na po yung class, makikita na po niya yung kanyang team and even your post po. Yung classwork and the people. Bakit walang grade? Kasi po, wala pa po siyang grade. Okay? Pwede po siyang mag-comment kay teacher. Ayan. And automatic po, may one comment na si Villaluz. Ayan, si ating student Villaluz. Now, sa classwork, dahil wala pa pong ina-assign si teacher, wala pa pong classwork. Okay po, so malinaw po, yan po yung process ni student. Ngayon po, balik po tayo kay teacher. So, dahil po meron na po tayong estudyante, eh, hindi pa po siya lumalabas, pwede natin i-reload. Okay po. I-reload natin. Automatic na po ito, nalalabas na si comment ng isang estudyante. Now, kapag may estudyante tayo na nagsasabi o nagpo-post ng hindi dapat i-post, alam naman natin yung mga mahaharot na estudyante usually, no? Pwede natin i-delete yung post or pwede natin i-mute. Click natin mute. Kahit i-mute natin siya, meron naman pong option. She can still submit the work, other student will see it, can reply to the classmate's work, and can comment or post. Also, delete this comment. Kung gusto mo kong i-delete na rin yung comment niya, just click this check. Okay po, and then mute. But I want to cancel this, so gusto ko as is lang siya. Let's proceed to the people. Dahil meron na po tayong isang estudyante, kahit hindi ko siya in-invite using her or his email, nandito na po siya because of the code. Okay po, so malinaw po tayo sa invitation. Mabalik po tayo kay classwork. Okay, so mag-create lang po tayo ng simple classwork para po makita natin yung features niya. So, in a plus sign, I will create first an assignment. So, automatic kailangan meron po tayong title. Assignment 1. Okay, principles. Lagyan po natin ng specific instruction. Okay po. List down the okay. Okay. So, nalagyan ko lang po siya ng additional instruction. This is one, the list down, the 12 principles of animation, use Google document for your answers. So, automatic, alam niya kung ano dapat niyang gagamitin. Kailangan po kasi ang instruction ay malinaw. But, syempre, you can still modify your instruction. Now, makakita niyo po, may create po dito, document, the slides. So, pwede naman po kayong gumawa. But, here, in adding some link, example po, kasi sabi natin, in giving assignment to the students, kailangan may reference. So, gusto kong, example, meron kayong file on your Google Drive, you may direct on the Google Drive. Pwede nyo i-upload dito. Or post a link, or meron kayong file coming your computer, or pwede namang video yung ipanood natin. So, example, this is the URL or the link, no? Na gusto nating i-paste. So, add link. And then, add link. Automatic na po. Magdadirect po ang estudyante ko dito. Now, on the right side, you will see, this is for animation, Nainara. For all my students, ilang points ba ang gusto mo? So, pwede mong i-modify. Example, 50 points. Kailan ang due date? Example, gusto mo, meron ng exact time or date para ipasa, sample naka-due on July 20, 2020.
Anong oras? Until what time mo gusto siyang ipasa? Example, 11:59. Just example, no? Topic? Ano ba yung topic niya? You may create topic for this. And rubrics. Kung ang assignment is graded according to rubrics, so pwede po tayong maglagay ng rubrics. Okay po? So, ilalagay lang din po natin ito. Okay? Pwedeng i-assign na ngayon. If you want to assign it now, pwedeng i-schedule. Kasi usually, pag in-assign mo ngayon, gagawin na ng student yan, ano? Or i-schedule ka kung kailan mo siya gustong i-post. Okay? Just click assign. Okay. Now, in assigning, look at this. Nandito na po siya sa ating classwork. Nandiyan din po ang due on July 20, 2020, 11:59 p.m. Ngayon, kung gusto mo pa siya i-edit, just click these three dots. Pwede pa i-edit. You may also delete or copy the link. Now, what if naman po ang gagawin natin is a quiz assignment? Okay po. So, katulad kanina, maglagay lang din po tayo ng title. Example po, same topic na lang din po. Ito, principles of animation. The instruction, optional. So, kayo bahala kung anong gusto nyo ilagay. Answer correctly. Okay. So, kayo bahala kung anong gusto ninyo. Just modify it now. Dito naman po, katulad kanina, ilang points ang gusto nyo, kailan naka-due, katulad po sa assignment. But, and then, all you have to do is to click blank quiz. Okay. So, i-redirect po tayo sa blank quiz sa Google Form. So, pwede po natin siyang i-edit, no? So, we may click this blank quiz. Okay, meron po tayong take tour. So, example, dito po muna tayo sa profile. Okay? And then, answer honestly. Okay, answer honestly. By the way, ang mga estudyante naman po natin, kailangan nila talagang maging mag-answer ng tama dahil sa iba mapupunta yung scores nila. Then click this check, add question. Now, we have here different types of questioning. Meron short answer, we have paragraph, we have multiple choice, now check boxes kapag maraming sagot ang kailangan, the drop down, you may file upload. So, bahala po kayo. So, in profiling naman po, example, ang hinihingi po natin is surname. Okay? Automatic po siya magiging short answer because we only have one answer for this. Now, wala po tong answer key. No? Huwag po natin siyang iti-check. Kung gusto mo naman po i-delete ito or i-duplicate, ayan lang naman po yung option. And, kailangan pong i-require. Ibig sabihin po, when we click this, hindi po siya makakapag-proceed to the next. Hanggat hindi po niya ito na tatapos. Or, hindi po niya makukumpleto yung mismong piece. Hindi po siya makakapapos nang hindi po niya ito na finifitakan. And then, pwede natin i-duplicate. Instead of surname, yung ilagay naman po natin is first name. Short answer pa rin po, required. Okay, another option. Try naman po natin yung multiple choice. Tingin po natin yung section. Okay. So, may mga options. Pwedeng through picture. But, by the way, ang hinihingi lang namin ay section. So, example, ang section niya ay yakal. Okay. Other. Add option. Nara. Then, add option. Isa pa. Example, malawi. Now, i-require din po natin na ibigay yung kanyang section. This is just a profiling for our student. Kung gusto niyo pang hingin yung gender, kayo na po ang bahala. Pero, sigurado naman po, meron naman po tayong this. Now, pagpapasa po tayo sa profiling of the student, na mapapansin nyo dito, we have here, we can import question, we can add title and description, okay, we can add image, add video, but, meron din po add section. So, ang gagamitin mo po is add section. In adding section, magpo-proceed po siya sa page 2.
practice 1. Ito na po ang gagawin kong quiz mismo. Okay? Dito na po siya magsasagot. Example. Okay, ito pa rin po yung title. Okay, Bold Principle of Animation. Okay, now, we may add now question. Okay, example, question. Pwede po tayo mag-open, no? Okay, dito, ayan po, meron po tayo. Example, meron man po tayong file na para lang po ipakita. Example po, kuha lang po ako ng konting question. Okay, kinopy ko po yon and paste. Diba, napakadali po. Okay, it is used to prepare audience for an action. So, multiple choice po yung gusto ko kasi yun po yung talaga yung option for that. Ngayon, pwede na po tayo maglagay. So, the answer is anticipation. Okay, note lang po, in multiple choice, dapat po alphabetical in order. Pero what if hindi po na alphabetical? Sige, try po natin. So, mag-option po ako ng... Okay... Okay, nandito ko palang po nilagay si anticipation. Okay. Okay po. So, dahil po napunta po si anticipation sa ilalim, saan po siya dapat? Dapat po nasa number 1 siya because of the alphabetical in order law. Now, ito po nandito, makikita po natin ito. All you have to do is to drag it, drag okay, the option. So, okay na po siya. Na i-drag naman po natin ito. So, wala pong problema. Hindi na po natin kailangan i-delete at gawin ulit. So, pwede na po tayo maglagay ng answer key. Okay? This one, check natin because this is the right answer. And do not forget na maglagay po tayo ng points. Example, may 1 point or 2 points. It's up to you. And then, click done. Okay, meron na po tayong question number 1. Actually, para nga siyang... identification, no? But this is a multiple choice. Now, another option na pwede natin gawin, example, makapaglagay po, it's still a multiple choice, pero gusto ko, ang option is not a word or something like that. Ang gusto ko is picture. Example, appeal. Okay, ano na lang natin yan? Basta appeal. Gusto ko lang siyang hanapin what is the best figure that describes appeal. Appeal is one of the principles of animation, by the way. So, kuha tayo dito. Mamili po tayo. Okay, automatic po mag-a-upload yan. Okay. So, since picture po ito, hindi na po natin dito inilalagay or sinasabi yung alphabetical in order because this is an image. Okay. At least 3 options pwede or more. Bahala po kayo. Pero kung usually naman po, nakasanayan nyo na every multiple choice is 4 options ang ginagawa nyo para po uniform. Lahat po, ganun ang gawin ninyo. Okay. Okay na po. So, ayan na po yung ating, okay? Ito po is a GIF. So, lalabas din po siya. So, appeal. We have here the option 1, the option 2, and the option 3. So, ilagay nyo lang po what is the figure that describes best the one of the principle of animation, which is appeal. So, lagay po natin yung answer key. The best answer is this. Ilang points? Example, 5 points para dito. Then, done. Okay na po. Now, last na lang po para po doon sa multiple answer, which is the checkboxes. Ilagay lang po, example, select the principle.
people's nation. So, may mga options po tayo. So, hindi na po natin ilalagay is image. Alam na po natin. Maglagay na lang po tayo dito. Okay. Kinaps na ko lang po. Marami pong options na pwedeng ilagay. Kasi dito po, two or more ang tamang sagot. No? Pwede pa tayo maglagay ng isang panggulo lang po. Okay. Now, the answer key, 1, 2, 3. So, ilang points ang kailangan? Ang bibigay natin, 3 points then done. Now, we have here our question. So, pwede ba po kayo magdagdag if you want. Kung gusto nyo puro multiple choice po yung type of quiz ninyo, wala naman din po ang problema. Now, makikita ninyo, we have here the questions and we have here the responses. Dahil wala pa naman pong response coming from our students. So, 0 response. Ngayon, if you want to accept the response already, pwede naman po. No? Tignan po natin ito. Create spreadsheet. Check po natin. Gagawa po tayo ng spreadsheet. Ilagay po natin yung quiz 1. Ilagay po natin yung title. Okay. And then, create. Okay, automatic na po. Idiretso po tayo ng spreadsheet natin doon po sa mga answers ng students natin. Nandyan po yung mga questions. We have here the surname, the first name, section, and then the questions we indicated on our quiz. So, just close this one. And then, pwede rin po natin siyang i-customize. So, dito po tayo pumunta sa team, select team, lagyan natin ng header para maganda, di ba? So, kayo po bahala. You may upload your photo. Pwede kayong maghanap ng gusto ninyo. And it's up to you. So, example, illustration. So, ito naman po, just to add some beauty and creativeness on our quiz. Di ba? Example, ito po. Insert. Punta po tayo kung question. Automatic na po, lalabas siya. Okay po. And then, pwede natin siyang i-preview. Ano ba yung itsura ng ating quiz assignment pag binuksan na siya? So, nagre-require po tayo ng answer. Ito po yung mga required answer na hindi po sila po pwedeng po makatapos nang hindi po nila ito nilalagyan ng sagot. And then, the next po nila, ayan, hindi po sila makakanext nang hindi po nila ito nilalagyan ng answer. So, this is the best feature of the Google Classroom. Okay? Now, dito naman po tayo sa setting. Okay. In setting, pwede mong hingin yung email nila. You may collect the email address of each student. Require sign in. Limit to 1 response. Pwede naman po. Pwede pa ba nila i-edit after submission? So, pwede hindi ko na ito i-click para hindi na nila mabago yung sagot nila. So, sa presentation naman, kung gusto nating ipakita na nagkakaroon naman ng progress yung kanilang pag-a-answer, we may show progress bar or we may also shuffle the questions order. And here in the quizzes, kailangan po naka-make a quiz kasi kapag tinanggal po natin, hindi po natin sila marirelease ng grade. Okay po. And then, sito ito na save natin siya. Now, dito po, pwede natin siyang i-click send through email. Pwede natin i-send sa mga estudyante via email. No? After. Okay? Okay?
ko. Ito po yung Google Form natin kanina. So, now, ito na po siya. Tapos na po yung blank piece natin. So, this is for animation for our students. Ilang points po ba yung pwede nilang makuha? So, pwede niyo po i-customize. Kailan po ito naka-due? So, example, on Friday. Time, optional. So, yan pa rin po nilagay natin yung time. Topic, syempre, yung principles of animation. Just create topic and put rubric if you want. Now, kailangan na din po natin siyang i-assign para po lumabas siya sa classwork. Okay, meron na po tayong quiz and assignment. Now, ito, kukulose ko lang po ito. Punta po tayo kay student, no? Si student, ayan, stream was updated. Okay, dahil po nag-update si teacher. So, pupunta po tayo dito sa classwork. So, since naka-assign na siya, nakikita na po ni student yung quiz at yung assignment niya na kailangan niyang i-accomplish. Now, being a student, kailangan niya siyempreng gawin yan. I-review assignment na po niya. Okay, kinlik ko po yung mismong file na binigay ni teacher. So, dito po siya mag-rely dun sa kanyang sagot. So, yun naman po. Yan po yung naka-assign. Okay po. Okay, view assignment. Okay po. Pwede pong, kung halimbawa si student, meron po siyang hindi naintindihan, pwede po siyang mag-send ng private message kay teacher ng hello. Example, hello teach. Teacher. Oh, and then, ilalagay lang po niya ano yung mga message niya, kung hindi niya naintindihan, or kung meron siyang gustong sabihin. Okay. So, automatic naman po, private message siya, hindi po yan makikita ng kanyang mga classmates. So, dito po, pwede na po niyang sagutan. Pwede rin po siyang mag-comment, and then, kung tapos na po siya, just click mark as done. Okay po. Balik na lang po siya dun sa kanyang classwork. How about this? Ito naman po yung quiz assignment natin. So, click lang po niya. Okay, ganun pa rin po. Pwede pa rin po siyang mag-send ng private comments. And, idediretso na niya po dito. So, since ako po yung estudyante, ayan po yung required field na kailangan kong sagutan. No? So, ito po yung progress bar na ibinigay natin sa option kanina. So, we have page 1 of 2. So, mga required na hindi na options, kailangan masagutan bago makapunta dun sa mismo quiz. So, okay po, wala po tayong problema dun. Sinasabay po tayo ng private message kay teacher. So, makikita po yan ni teacher, no? So, click lang po natin dito. Inlink po natin yung assignment 1. Makikita niyo po dito sa left side, si Villalus po, ayan po, nag-message po siya. So, automatic wala pa rin naman po itong score. Click po natin to para masagutan po natin yung ating estudyante. Example, hi, any, okay, any clarification? So, automatic naman po yan, makikita po yan ng ating estudyante. Okay po. Okay. So, ito na po siya. Nandun po yung inyong private messaging ng inyong estudyante. So, now, balik lang po tayo dito sa ating class. At ayan na po. We're just going to wait na yung ating mga estudyante ay makatapos po sa kanilang mga assigned tasks para po magkaroon na po ng grade yung kanilang, okay, ito po siya, yung kanilang mga sagot. So, ayan po, the class average, ayan. So, isa pa lang naman po yung estudyante natin. Ito po yung mga assigned, quiz number 1, 12 principle and assignment. So, nandyan po siya. So, malaking tulong po talaga si Google Classroom sa ating online teaching and learning classes. So, sana po
Dun po sa ating tutorial regarding with the Google Classroom ay nagkaroon po tayo ng mga learnings kung paano po natin gamitin ito for students at para na rin po sa atin na teachers. So now let's move on with the use of Adobe Spark. So yung iba po sa atin, hindi pa po ganong familiar with Adobe Spark, pero sigurado naman po ako that mostly of our ICT teachers ay familiar na po dito. So ang Adobe Spark in education is free. So it is application based video graphics and web creation platform. So pwede po tayo maka-access ito using our mobile phone. Pwede po tayo magpunta sa App Store or Play Store, or pwede naman po direct na po tayo doon sa ating computer or desktop. Okay, meron pong tatlong features si Adobe Spark. The Spark Post, Spark Video, and Spark Page. So dito po sa tutorial ko, malalaman po natin kung paano po natin gamitin ang bawat isa. So panoorin po natin. Please allow me to share my tutorial. So first step is open our web browser and type spark.adobe.com. Makikita natin dito sa feature niya na meron po siyang binibigay sa ating limited 2 free months subscription. We may sign up for trial. Now, in Adobe Spark, what can we create with this? So first is the social graphic with Spark Post. Pick a photo, add text, and apply design filters or animation to instantly stand out from the crowd. We may also create web pages with Spark Page. Turn words and images into beautiful magazine-style web stories that will impress readers on any device. And short videos with Spark Video. Easily add photos, video clips, icons, or your own voice. Select from professional quality soundtracks and cinematic motion. You can create effortless creation, beautiful results, make create in minutes, share instantly, and get inspired. So we are going to click the Get Started para po makagawa tayo ng ating account in Adobe. Okay, you will see, pinapakontinue po tayo using our Google account. Pwede rin pong Facebook. If you are using Apple, may continue with your Apple. Sign up with email or log in with your existing Adobe ID. If you are a teacher or student, you may log in with school account. Let's start in clicking continue with Google. If you have many accounts existing, so, pwede po kayong mamili kung anong account po ang gagamitin ninyo. Okay, maaari po kayong pumili. For example, going to use this account. Alright. So, you're going to complete the profile needed for your Adobe ID. So, you have to input your country. Why do you need this? Of course, date of birth. Okay, see to it na yung year of birth na ilalagay ninyo ay hindi po mali. Like for example, naglagay po kayo ng year 2015. So probably 5 years old lang po iyon, which is hindi po i-access ng Adobe or itatanggapin. So maa-access denied po yung ating account. Because 13 and above lang po ang maaaring gumamit ng Adobe Spark and other Adobe's application. So, once you're done, just click done. But in this case, I already have my Adobe account on my Google. So, I used my own DepEd email. It's the logo of Adobe Spark. Okay, let's wait in a minute. Alright, so now, this is my account. Okay, napakahalaga rin po na mabilis ang ating internet connection para po makarating po tayo ng mabilis sa ating mismong Adobe Spark user interface. Na mapapansin nyo, dito po sa part na to, you can make an impression, you may upgrade your account. Bakit po pinapa-upgrade? Because Adobe Spark ay po pwede pong gawing premium account
Sabi ko nga kanina, binibigyan lamang tayo ng 2 months free trial. But if you want, pwede naman po natin gamitin for free, pero hindi po siya upgraded. Now, nandito po tayo sa home. So, this plus sign, makikita po natin, ito pong maaari nating gawin. So, we may create flyer, Instagram story, Instagram post, Facebook post, collage, webpage, video, branded graphic only for those who are using premium account, and you make us also customize the size graphic. So, marami pa po iyan. Okay po, ayan. So, here are the other popular templates or maaari natin gawin in the Adobe Spark. You may also go back at home. Pwede yung iba sa inyo nag-worry, free trial lang yung akin or hindi po upgraded ang account ko. Paano ko siya gagamitin? So, napakadali lang po. Meron naman po tayong mga existing template. So, nakikita nyo po dito, this is our home project, the brands. And if you want to learn more about the Adobe Spark. So, pwede naman po nating i-drag pababa. So, this is my story. Ayan, pwede po akong directly dito na po gumawa agad ng mga kailangan ko. So, same lang din po yung nandito sa taas. Okay? So, parehas lang po sila. So, habang ni-scroll down ko, ito na po yung mga existing projects na nagawa ko. Tapos na po ako with my post, nakagawa na rin po ako ng sample video and sample page. Now, if you want to discover more, sabi nga natin, if you want to learn more, scroll down natin or click this one para makita natin yung mga news for the Adobe Spark. Okay, so makikita naman po natin on the right side, upper right side, we have here, okay, this one, the updates. So wala pa po tayong update. Another is the notification bell. So, there's not notification available pa. This is my account. Now, just like Google, kung meron ka na pong account, we have here the 9 dots again. Just click this and you will see kung ano po yung mga available apps na nandito. You may create cloud, document cloud, experience cloud, and this is our application that we are using, the Spark. If you're using already the Lightroom, nandyan din po siya. The portfolio, Behance, stock, and fonts. Now, the best part of this, ilan po sa mga application na to ay available po sa mobile. Alright, so we're done creating our account at nakita na rin po natin ang feature ng Adobe Spark. So, next naman po ay yung paggawa po ng Spark Post. So, we're going to create now a Spark post. So, click plus sign. And then, let's try to use this Facebook post. And we will redirect to the Facebook post or Spark post page. Okay, Spark post. Okay, you will see that we have here our blank page. So, pwede po tayong gumamit ng mga templates existing na po dito. But, see to it na yun pong template na gagamitin natin ay yun pong walang gantong icon or logo because this is for the premium one. So, mag-remix po tayo ng template. So, like for example, back to school template. Ayan, napakarami po mga template na existing na po dito. Okay po. I want this template to remix. Okay, lalabas po dito, create from this template. Use this template for your project. Just simply click the create. So, we are grabbing already the template. So, naglo-loading lamang po siya. All we have to do is to wait until mapunta po sa atin yung template. Napakahalaga po ng meron po tayong internet connection, lalo na po sa paggamit po nito. Because usually, ang sabi nga natin, we are in the online learning now. So, talagang mahalaga po na meron po tayong connection.
Okay, so nandito na po tayo ngayon sa ating template. Pwede po natin itong baguhin as in totally new if we want. Pero kung gusto nyo naman na ito na ay maging sa inyo, okay lang. Because this is for free. Para lang po matanggal, just remove this logo. Ito po kasi yung watermark, watermark ng Adobe Spark. Ayan po. So, we may click the text. Pwede po nating baguhin yung kanyang style, the font, ayan, the size, the alignment, the letter spacing, the opacity and order. Like for example, gusto kong baguhin yung text niya, font style. Mamili lang po tayo dito, ano ba yung gusto mo? Example, itong lobster regular. Okay? For me, okay naman siya. Okay, back to school night. If you want to edit naman din, itong mismong text na to, just click again the text. At makikita nyo itong parang pencil, it is used for editing. So, instead of night, let's type days. Okay? So, sample lang naman po yan. How about this? This is an icon. Click nyo lang po tong icon. Pwede po natin siyang i-replace or pwede rin naman po natin siyang i-delete. So, meron naman po tayong option. So, I just want to replace this icon. So, mamimili po tayo ng icon na suitable for education. Example, pen. So, di ba? Yan lang natin ginagamit. So, mamili ka lang anong pen ang gusto mo. Ang daming style ng pen na available dito. Example ito. Okay, automatic naman po, mag-change na siya. Okay, yan. So, pwede po natin siyang i-move. Ayan po, nag-move siya. Pwede rin po natin siyang i-rotate. Okay po. Pwede din natin liitan or lakihan. So, idadrag-drag lang po natin yan. Okay? Pati rin po itong mismong nasa pinaka-background natin ay pwede rin pong magalaw. Okay po. So, ngayon, gusto ko lang po dito ay nakaganyan. Okay? Move ko lang siya dito. Okay na ako dyan. Okay. How about this? Another icon. Gusto ko lang siyang mawala. So, just delete the icon. Okay. So, automatic naman po yan. Mawawala. No? Okay, nawala na po siya. So, nagkakaroon lamang po ng loading. So, how about this? Ito po ay ayaw kong nandito. So, nagsisaving po yan. So, ayaw ko po na nandito ito. Click ko lang po siya, siguraduhin po natin na ito yung na-click natin and then delete para mawala na siya. So, meron lamang tayong plain color dito. Pwede nating dagdagan ng icon, picture nyo. So, ngayon, para ma-modify, we may add. Okay? Pwede, ano i-add mo? Mag-a-add ka ba ng text, ng photo, ng icon, or your own logo? So, in this case, gagamitin ko po muna yung photo because we already have our text and icon. Okay, we may upload directly from our computer. Meron naman pong libraries. Kung gusto ninyo, wala pong problema. So, example lang po. Okay. So, i-modify po natin. Pwede naman po talaga ma-modify yan kung gusto nyo yung sariling picture po ng eskwelahan ninyo yung ilagay. Okay po. Pinto background. Gusto nyo ba nakapinto background na siya? Pag pininto background natin, automatic po nandyan na siya. Or move freely, gusto po natin siya nagagalaw pa. Let's try to click the pinto background. So, wala na tayong gagawin. So, hindi na po natin siya i-edit. Automatic na po yan, magpipinto background. Okay. So, sino na pinto background natin siya? Ito na po siya. Okay po. So, ito po yung ating
Adobe Post. So, kung marami pa po kayong mga ideas, example, related naman po doon sa ating subject, pwede naman po. Wala pong problema. Para po tayong gumagawa ng poster. So, in saving this, po, pwede po natin siyang i-download directly from computer natin. Hihingin po niya if you want to download it using PNG, JPEG, or PDF. So, may start download, but in this case, I want it in a JPEG format. So, you may start download. Pag nag-download po tayo, automatic po yan, magsisave din po sa ating computer. Now, kung gusto nyo pong i-share, ito po yung napakaganda with the Adobe Spark. If you want to share this post, you may publish or invite. Ayan. So, let's wait. Invite mo yung post. So, pwede nating idiretso example ibigay sa isa sa mga estudyante natin. Hindi naman. Okay. Then, pwede mo siyang i-invite. Automatic magsasend sa kanya yung mismong okay. Para ma-open niya. Another one, in publishing, napakainam po nito, pwede nating i-share directly to Facebook, Twitter, email, may get the link, or dun nga po sa Google Classroom. So, example, kinlik ko si Google Classroom. Since I already have my Google Classroom, by the way, marami akong multiple accounts. Okay po, sa isang account ko napunta. Okay, sinishare na po niya doon sa class ko. So, pwede ako mag, ano ng class, example, in technical drafting. Pwede ko siyang gawin as announcement, lalabas po yan sa stream ko. So, choose an action, create assignment ba ito, ask question, is this for your material or just for an announcement? Example, kinli ko siya sa announcement, that is my action for this, automatic po, mapupunta na yan sa announcement. Then, go. Di po ba? So, ibig sabihin, this Spark or Adobe Spark is very related din po, lalo na sa mga ginagamit natin ngayon. So, this is one of the material. Ito po siya. Pwede kayo mag-add ng caption. Okay, example. Back to school. Okay? Yan po yung ating pinaka-post. And, ayan, nandito po siya sa technical drafting, then post. Automatic po, mapupunta siya dun sa kanyang class. So, kung titignan po natin, sa segue lang po natin, ayan po, hinihintay po natin, lalabas na po yan. Isa po ito sa mga class na ginawa ko. Okay, ito na po. Ang kailangan lang po ni student is to click this para ma-view niya. Ngayon, kung ayaw niyo naman po, di ba kanina sinave na natin siya, dinownload na natin siya, makikita natin dito na save na po in a JPEG format yung ating post. So, picture viewer. Nakakreate na po tayo ng ating Spark post. So, pwede na po tayong mag-proceed with the Spark video. So, now we create a Spark video. Okay. Click skip. Start from scratch. Okay, hintayin po natin. Then, okay, I am ready. You will see here, our screen, pwede tayo mag-add ng video, text, photo, and icon.
Okay po. So, start po natin sa text. So, like for example, ang ilalagay natin is all about TLE. So, type lang po tayo. Okay po. So, it's up to you kung ano po itatype ninyo. Pwede po naman pong subject ninyo or kung meron po kayong gustong gawing short video, wala pong problema. Okay po. So, click po natin yung plus sign para po magkaroon po ng another panel for the video. So, this time, I'm going to add a photo. So, doon na lang po ako kukuha sa aking computer. So, nag-save na po ako agad ng mga pictures related to TLE. Okay po. Alright. So, try ko po munang ilagay, okay po, yung four components of TLE. Okay. So, mas mainam po siguro nandun muna siya bago ako maglagay ng video or photo. Pwede rin pong icon. So, let's start with home economics. So, ang icon na hinahanap ko is cooking related to the cookery. So, ilagay ko po muna siya dito. Okay, ayan, automatic na nyo na po siya. Pwede rin po tayong mag-add ng photo or video. So, ang i-add ko na lang po is photo. Okay. Pwede po tayong kumuha dito. Meron na po kasing existing sa free photos. So, ito po. Ayan. Di po ba? So, high definition din naman po yung photo na nandito po sa Adobe Spark. So, mag-add po ako. Ano po yung first? That is the home economics. Okay. And then, pwede rin po ako mag-add again. This time naman po, pwede i-split screen. It's up to you. Pero, mag-upload po muna ako ng photo. Alright. Related to home economics. Example po, pwede naman pong mismong photo ninyo na activity ng mga bata yung gusto nyo ilagay. Wala pong problema doon. Okay po. So, seselect lang po natin siya. And then, naglo-loading lang po hanggang sa nandyan na po siya. Ayan. So, let's assume that yung photo po na nalagay natin ay activity ng bata. Di po ba mas maganda kung makikita nila na yung photo na ginamit natin ay sariling output po nila. Okay po. So, yung paggawa po nito, yung po sa paggawa ng video, pare-pareho lang po yung process. So, ako po kasi ang ginagawa ko, I am just adding photos po. So, at least 2 photos per component po ng TLE. So, nakita nyo, bumabalik-balik po ako. So, kapag hindi po siya agad nag-load, so, i-repeat nyo lang po ulit at ikunin nyo lang po kung ano yung gusto nyong photo or file para doon. Okay, so I am done with home economics. So, now, balik po ako sa icon. So, parehong pattern lang din po yung gagawin ko. So, next is all about ICT. So, I type computer. Okay. So, click this one. Then, katulad ng ginawa ko kanina, may background siya. So, sa photo, since nakatype naman na yung computer, so, pwede na po natin siyang i-click agad. So, makakapamili po tayo. Okay. So, naglo-loading lang po yan. Okay po. So, sabi ko nga kanina, napakahalaga po na yung internet connection natin ay mabilis din po. So, habang nag-loading, ayun, lumabas na po. So, mag-type na po tayo ng information, communication, technology.
So, di po ba? This is just a short video lang naman po. Okay po. Then, again, tulad ng ginawa natin process kanina, I'm going to add another photo from my computer. So, assume ko na lang po, or assume po natin na ito pong photo na inukuha natin ay output po ng bata or activity nila. So, naglo-loading lang po ito. Pero, same process hanggang makarating po tayo sa mga susunod pang components. So, only have 4 components. So, nasa ICT na po tayo. So, I would like to give credits lang po sa mga nakuhanan ko po or na-downloadan ko po ng picture. By the way, sa Google ko lang po kinuha yan. And those are free photos. Okay po. So, add lang po ulit ako. Okay po. Kung mapapansin ninyo, naglo-loading siya. So, hintayin lang po natin. Pwede rin naman po tayo mag-add ng video eh. Pero, see to it na yung video natin kung gusto nating mag-add. Short video lang. Or, kung meron naman po kayong halimbawang nakasave sa inyong mismong video, pwede naman po mag-add ng video clip. Okay. Ayan. So, nag-loading. Then, add po ulit tayo. Di po ba napakadali po niyang gamitin? So, sa icon ulit. But this time, ang hahanapin ko naman. Okay po. So, another component is the Agri-Fishery Arts. Sabi natin, AFA or AA. Ayan. So, mili lang tayo ng icon. Ang cute ng icon nila, di ba? O, plus sign. So, same po ang gagawin natin tulad kanina. Okay po, ibahin natin. Okay po. So, farm na lang po para mas maganda. Ayan. So, marami po mga photos talaga na nandito na po sa Adobe Spark or sa Spark Video. Okay, so, add po natin ang text. So, the third component na nandito po, nilagay natin is the Agri-Fishery Arts. Okay po, so add po ulit tayo. So mag-a-add po ulit ako ng dalawang photo na nasa computer ko. Same pa rin po yung ginagawa. Di po ba? So hanggang sa makatapos po tayo. Ayan. So hindi siya ano. Okay, ulitin ko ulit. Okay. So, hintayin lang po natin hanggang mag-load. Okay na po siya. Ayan, lumabas na po. Okay. So, another photo. So, malapit na po tayong matapos, no? Doon sa paglalagay natin ng mga pictures. Okay. Ayan. And then, ang last component natin, ang susunod. Okay. Again, plus sign. Gusto ko yung icon. Okay po. Ano po yung last component natin na hindi pa natin na ilalagay? So, yan po. It's all about
industrial art. So, ang tiyatype ko pong icon is all about the furniture. So, marami naman pong mga mini courses or specializations din under the industrial arts. So, kuha po ako ng photo dito. Okay po, ibahin ko po. Okay, type ko po. Masonry. Ayan. Okay, wala ako na itong gusto ko. So, let's try the, okay, the electrical servicing. Ayan. Okay. So, ibahin ko po yung icon. Pwede lang po natin i-change icon kung gusto nating related. So, gawin natin parehong electrical. Okay, so electrical or electricity, basta related po sa electricity. Okay. Example po ito. Then, again, add text. So, industrial arts. Ayan po. Then, nag-a-add po ulit ako ng photo. So, same process katulad po kanina. Po. So, I have here another folder for industrial arts. Okay. So, maglo-loading lang po na maglo-loading yung ating mga photo or ano naman po, hihintayin lang po natin siya hanggang sa matapos. So, same pa rin po dito. Okay. Ginawa ko na lang po kasi sa bawat component, nagbibigay po ako ng tigdadalawang picture po para po hindi naman po ganun kaigsi sobra yung ating video. Okay po. So, ayan. That is my last photo for the four components of TLE. Now, dito po, pwede na po tayong mag-add ng ating credit. Okay, sino po ba yung mga kine-credit natin? Siyempre po, yung mga kinuha na natin ng pictures, ng videos, di po ba? So, mag-type po muna tayo. Example po. Ayan po. So, pwede po natin i-add din dyan yung mga bibigyan natin ng credit. Example, halimbawa po, yung mga pictures ay nanggaling po sa ating mga estudyante. So, nakakatuwa na makita nila yung mga pangalan nila, di po ba? So, pwede po natin yang i-preview. Ayan po siya. Okay po. So, may mga team po tayo dito na po pwede natin gamitin ng free. So, example, itong isa na to. Mukhang okay naman siya. So, automatic na po yan. Maglo-loading na po yan sa lahat ng mga text natin. Yan po. Pwede po natin i-resize yan. Po. Widescreen po ba or naka-square? So, selected ko po ay widescreen. Ayan po. Ayan na, nagbago na po yung ating
team. And then of course, pwede rin po kayong mamili ng music. So meron na pong mga music na nandito, or if you want to add your own music, pwede rin po. So pwede na po natin itong i-share or i-publish or mag-invite po nang pwede pong maka-access sa ating Spark video. So maglagay po tayo ng title. Okay po. So TLE, the subtitle or the four components, and the category is of course education. So author, and then get the link. So, hintayin po natin na makuha yung link na po pwede po natin i-share. And po yung link, so just copy, pwedeng i-post, or dito lang po sa Google Classroom. Ayan. So, pwede na rin po natin itong gawing material or part of announcement, pwedeng gawing assignment. So, kayo na lang po ang bahalang mamili kung saan nyo po siya i-assign. Sample po, ito po yung existing ko. Existing class. So, saan ko siya pwedeng ilagay? Okay po. So, ginawa ko lang po siyang announcement. Then, proceed to go. Okay po, maglo-loading po yan. Ayun. So, ayun na po yung material natin. And then, maglagay lang po tayo ng caption para po ma-share natin. Okay, four components of TLE, then post. So, automatic naman po, magdidiretso na po yan sa class natin. So, pag view po natin yan, magre-redirect po agad tayo sa ating Google Classroom. At kung saan class po natin siya inilagay. So, ayan na po, the four components of TLE, ayan po yung link, at pag kinlik po yun ang estudyante natin, makakarating po siya ron. Okay, pwede naman po natin i-download ito para magkaroon po tayo ng sarili nating copy. Okay po. So, preparing your video for download. Ayan po, dina-download ko na po siya. And then, pwede na po natin i-open. So, meron na po tayong sariling video. Ayan po, short video po iyan. So, nag-loading lang po. Okay, kanina naman po na i-an na po natin yan, na i-play. So, this time naman po, sa ibang team. Iba na po yung team niya. And if you can see, ito naman po natin, hindi po natin tinanggal yung watermark ni Adobe Spark. But since we created from scratch, pwede po natin yung i-remove. Wala pong problema. Ayan. Okay. Ayan na po. So, close na po natin. And, let's go back to our home. Automatic na po. Iyan ay magsisave. Okay, so marami na po tayong learnings na natututunan. So, ito naman po yung pinaka-highlight of the Adobe Spark is to create a web page. So, makaka-create po tayo ng web page using the Adobe Spark at ito po ay pwede po nating gamiting material para po sa ating mga students. So, ito po yung tutorial for that. Next is creating a web page. So, in a plus sign, we have to click web page. Okay, so here in our web page, you will see this another plus sign. In order to upload a photo, you may upload a photo by your computer or pwede po tayong mag-research dito po. So meron naman pong mga free photos. So example po. Okay, I'm going to research using the free photos
Ayan. So, like for example, I like this one. So, automatically, ito po ay mapipin dito sa ating theme or cover photo. Now, let's click Add Title. So, what's the title of our web page? Example, the title is animation. So, the subtitle, okay, is the 12 principles of animation. Okay, now, pwede po tayo mapunta dito. So, upon clicking this one, iisa-isahin po natin kung ano po yung po pwedeng gawin dito. So, let's start with the photo. So, sa photo, sabi nga natin, pwede kayong mag-research dito or you may upload. So, this time naman, mag-upload po tayo ng nasa computer natin. Example, I want to upload this. Okay. So, nandito na po siya. Then, next, I want to put some text. So, all we have to do, okay, tayo sa text. All we have to do is to type the text. Like, for example, maglagay na lang po tayo. So, just for the sample lang naman po. Ayan po. So, example po, marami tayong nailagay na text dito. So, just click the text. And then, pwede po nating ibahin yung, kung halimbawa gusto natin siya naka-bold. Okay po. And also on the alignment. Now, sabi nga natin, we are just using a free trial. So, kapag kinlik po natin ito, kailangan muna natin i-upgrade yung ating Adobe Spark. Okay? Then, another plus sign. So, try po muna natin yung video. So, sabi dito, add an embedded video, we have to paste the link coming from YouTube, Vimeo, or mismong Spark video. So, ngayon, pwede po tayong magpunta sa YouTube. Okay po. So, ang hahanapin lang po natin sa YouTube is syempre yung related pa rin doon sa ginagawa mong webpage. Okay, ayun na po siya. So, hintayin lang po natin siya mag-load. Okay, na-filter natin kung ano lang yung gusto natin. Kung dito sa YouTube kasi minsan ang sinesearch natin yung short videos lang. Minsan ang lumalabas long video, di ba? So, fini-filter po natin yan. Kailangan natin mag-search dito or click ang filter and then click yung short video. So, dun tayo mapupunta. Ayan. Ayan po. Marami po tayong compilation of the 12 principles of animation. Okay, ito 2 minutes lang. This one is 3 minutes. So, gusto ko ito. Okay, now ito po yung URL. Okay, ito po yung URL. Copy lang po natin. And then, paste lang natin dito. Then, save. So, automatic naman po yan. Ayan na siya. So, hindi na po kailangan pumunta ng estudyante mo sa isang link. Yung mismong video from the source na po ang inilalagay natin sa webpage. Next naman po is the photo grid. So, in a photo grid, pwede po tayong mag-add ng photo na hindi lamang po isa. So, we may upload photo. Or kung meron kayo, like for example, mga photos coming from the Dropbox, meron na kayo sa Google Photos, or meron kayong nakasave your Google Drive, pwedeng doon na po natin kunin. So, example po. I-open lang po natin. Ayan na po siya. So, naka-grid po siya. And then, of course, we have to save. Ayan. Kita-loading lang po yan. And the next po, yung glide show. Ang kagandahan po sa glide show
maganda po yung effect niya dito sa web page. So, slideshow tayo. Example ito. Okay, lahat ito i-slideshow na natin. Then, open. Okay po. Okay na po siya. Right? Ito na po yung mga slideshow natin. Then, save lang po natin siya. Ngayon, the best part of the slideshow, ito yung first photo natin kanina. Okay? Naglo-loading lang po. Okay, ito yung first photo na kinlik natin kanina. Pwede po tayo magdagdag dito ng text or ng another picture. Pwede rin namang video. So, example, ang ilalagay natin is video. Ganun pa rin po hinihingi. Kailangan po nating i-type yung URL. So, halimbawa po, balik po tayo sa kanina. So, gusto ko po itong video na to. I-type ko lang or copy ko lang po ito. So, napakadali pong gamitin ito. And then, just save. So, automatic nandito na po. And then, if you want to put text, example, introduction. Okay. Example lang to, no? So, syempre tayo nakakaalam ng content ng subject natin. So, ayan. Okay. Di po ba? Ayan po ang effect niya. So, syempre, pag naglalagay tayo ng, or habang ginaganyan natin, ini-scroll down natin siya, mapapansin ninyo, may provided din po sa kada picture. So, example dito, photo ito, naglagay ako, or mag-add ako ng photo naman, sample lang natin ito, kailangan related, no? Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung magiging itsura niya. Okay po, pwede nyo i-replace. Kung ayaw nyo naman, pwede nyo i-delete. Okay po. Okay, next. Dito. Okay. We may add a text, video, or button. So, example, lagay natin is, ano nakalagay? It's a pill. Okay po. Example, okay, so tinype natin is appeal. So here in paglalagay po ng website, so gusto natin kung saan natin gustong papuntahin yung isa dyan. Like for example, this is one of the best website for the animation. So, optional lang naman po ito. Then, we have to paste. Okay? And then, save. Okay po. So, next. So, lahat naman po yata nagamit na natin. We added photo, text, button, and video. Okay po. Ayan. So, now, pwede po tayong mag-add ng split layout. Sa split layout naman po, we have here the image and to the left and to the right, pwede pong photo, video, button, and text pa rin po. So, example, upload po ako ng picture. So, this is a bouncing ball. Okay, this is one of the principle, which is the squash and stretch. And then, I'm going to add a text. Okay, pwede po tayo mag-add ng text. What is this one? Okay, pwede po tayong kumuha. Okay, mag-o-open lang po tayo ng file. Pwede mag-open tayo ng file o kaya naman, kung meron na po tayong existing na file po,
or naka-open po dito, pwede na po tayo mag-research. Po. So, hinihintay lang po natin. Po, pwede po tayo mag-add ng text. Sample ito po, sa text po natin, type na lang po natin, squash and stretch. Okay. Okay, hold lang po natin siya. Pwede rin po natin gawin dito kung gusto natin na maging magka ano, magpalit silang dalawa. So, pwede naman po. Ito po, nag-loading lang po saglit. Po. Okay. So, napansin natin, kanina, ito po ay nasa left side, ngayon siya na po yung nasa right. So, i-click lang din po natin ito. Okay na po tayo. So, yan po yung paggawa po ng web page. So, pwede po nating tignan yung preview nito mamaya kasi meron na pong isang mahalagang feature po itong sa web page. Kung napapansin po natin, we have here the theme. Pag kinlik po natin si theme, nandyan po yung pwede nating hanapin kung anong gusto natin maging style niya. So, like for example, ito, kinlik ko siya. Kanina kasi naka-default yan. Okay. So, wait lang po natin. Okay. Now, meron na po tayo. Ito na po siya. So, kinik ko si Bruce. So, ito na po yung naging itsura po nung ating web page. So, pwede na po natin siyang i-click as preview. Okay po. So, let's wait. Ang kagandahan po pala dito ni Adobe Spark Page, pwede po natin itong gawing material na pwedeng i-share sa ating Google Classroom. So, i-share lang po natin sa Google Classroom katulad po ng process na ginawa natin kanina sa Facebook post. No? Same lang din po ng process yan. Okay, ito na po siya. So, pagka po din na-drag down ito, yan po yung makikita ng estudyante natin. Okay, the 12 principles. Then, pwede na po niya itong i-click. Okay, automatic na po magpo-full screen yan sa kanilang gamit na device. Oh. Okay, stop ko lang po and close. Ito po yung ating grid photo. And this is, ito po yung kanina. Ayan, pinilagay natin kanina, no? We added a video and text. So, kung hindi pa siya aalis dyan, pwede naman siya mag-stop and then pwede niya itong i-click. So, ganun pa din po. And then, nakakatuwa sa kanya, ayan, nagkakaroon po ng adjustment. So, dito po, pag kinlik po niya to, so, mapupunta o redirect po siya doon sa ibinigay natin kaninang website. So, ito po yun. Ayan. And ito po, yung ibinigay natin kanina, the split screen. So, the picture and this one, the text. Okay po. So, i-close up po natin yung preview. Pwede na po natin itong i-present or i-share. So, in sharing, pwedeng i-publish. Pag pinablish po natin to, yung sinasabi ko kanina, pwede nating i-share sa Facebook. Okay po, pwede rin po natin siyang i-share, like for example, in Google Classroom. So, the title, this one. Kailangan po nagpipick ng category. And then,
kailangan po na tayo yung author kasi tayo po yung gumawa, although we need to give credits dun sa mga sources na ibinigay or kinuha natin. Even isang maliit na picture, kung hindi po galing sa atin, kailangan po ng reference nun. Okay po. May nakalagay din po, your project may be featured on the, okay po, on the Adobe Spark website, kailangan po naka-click po ito in case po na gagamitin nila, at least na notify po tayo, then create link. Okay? So, pwede po natin siyang i-share so, or i-publish po. So, kayo po ang bahala. So, ayan po, kailangan po nakaset store details, title, and the category, of course. I-on nyo po ito para makita po kung sino yung author. Okay po? And then, of course, kailangan po may photo credits and get notice in case lang po na gusto po natin na i-notify tayo ng Adobe Spark kapag gusto na i-feature yung project natin. And you may create link. So, hindi ko po muna ito i-create dahil it takes time. So, balik na lang po tayo dito. Sabi nga natin, pag bumalik tayo dito sa ating home, automatic naman po, nag-a-update po ang ating project. So, ito po yung ginawa natin kanina. Pwede pa po natin itong ma-edit. Yan po. Alright, so marami na po tayong natutunan regarding with the Google Classroom and Adobe Spark. So, magpo-proceed na po tayo with the Moodle LMS. So, we have here the Moodle icon and of course, ano ba yung Moodle? So, Moodle is a learning platform designed to provide educators, administrators, and learners with a single robust, secure, and integrated system to create personalized learning environments. So, now, pwede po tayong mag-install ng Moodle using our mobile phone. And pwede rin naman po using our desktop or computer. So, ito po yung tutorial ng paggawa po ng Moodle.